Hello mga tita! Welcome back to my channel! Today, pag-uusapan naman natin yung isang area pa sa buhay ko na medyo passionate din ako, which is traveling. So, today, bibigyan ko kayo ng tips on how to travel alone. Just to give you a background ulit on traveling alone. So, before, natutry ko siya sa Pilipinas. Nagtatravel ako alone sa iba-ibang part sa Pilipinas. So, now, since nasa UK ako ngayon, malapit na sa Europe area. Last year, nag-try ako mag-travel alone sa Europe area. Which is na-enjoy ko siya. Ngayon kasi madali nang mag-travel alone. Dahil sa technology, mainly dahil sa technology. And madami na rin bloggers or marami na rin available na resources sa internet na makukuha tayo para makatulong sa atin sa traveling alone. Sa video na to, bibigyan ko kayo ng 7 tips on how to travel alone. So, sana makatulong to sa inyo when you start your journey, if you want to travel alone, or kahit naman hindi alone, ito lang yung mga tips na feeling ko nakatulong sa akin when I started traveling. So, my number one tip for traveling alone is research or ask your friends. Siyempre, yung unang-una mong gagawin kapag meron ka nang na-pinpoint na place na gusto mong puntahan is to research about that place. So, I think ang pinaka-okay na research or form of source of information is yung mga kaibigan natin na nakapunta na doon sa lugar na yun. Kasi sila yung mas reliable eh. Sila na yung mas first-hand na naka-experience or nakapunta doon sa lugar na yun. So, mas makakapagbigay sila ng mga tips or ng mga information sa atin na makakatulong sa atin. Tapos, second is pwede din naman sa internet. So, marami na ngayong vloggers na nagdo-document ng mga travels nila. Kahit sa YouTube din. Nanood ako ng mga travel vloggers na nakapunta na sa lugar na gusto kong puntahan. Tapos from there, makikita ko na yung feels eh, kung ano yung mga need ko paghandaan, kung ano yung culture nila doon, or kung ano yung mga pakikitungo ng mga tao, or paano yung mga mode transportation. So yun, nakakatulong yun, yung mga travel vlogs. Kasi as invisible mo siyang nakikita. Meron ka ng idea kung paano nag-work yung or paano yung pupuntahan mong lugar, kung ano yung itsura niya. So, sa ask your friends, merong one time last year, nagpunta ako sa Italy, sa Venice. So, nagpunta ako doon after nung flood na nangyari doon. So, meron akong office mate na nagpunta din doon sa Venice. Actually, nagbigay siya ng tips sa akin na dapat daw yung hotel na pupuntahan ko is wag na lang dun sa Venice area. Kasi nung siya daw, nung time na nagpunta siya dun, yun nga may flood, andun siya sa Venice area. So, hindi siya makalabas ng hotel. Hindi siya, natrap siya dun sa loob. So, mahirap yung mga ganong bagay kasi hindi naman natin yan napipredict eh. So, dati, nung time na yun, actually nakabook na ako ng Airbnb na pagsistayan. So, change ko yung plans ko. Nagbook ako ng hotel na medyo malayo dun sa Venice. So, yun, dun ako nagstay kasi nga merong mga chances na magkaroon ng flood. So, yun, isang malaking helpful tip para sa akin yun. Nagtanong ako sa kanya kung ano yung mga okay na puntahan. At nagkakapagbigay siya sa akin ng tips. So, dahil dun, although hindi naman bumahano na punta ako, at least na-prevent ko na mangyari sa akin yung nangyari sa kanya. So, yung second tip na to is for our safety and for the peace of mind or for family members na din. So, make sure na merong isang nakakaalam sa family members nyo or kahit sa group of friends nyo kung nasan kayo at the time of your travel, kung saan yung specific na place na nasan kayo. So, ano yung hotel na pagstayan nyo or kung ano man yung Airbnb na pagstayan nyo. Make sure na merong nakakaalam kung nasan kayo at a specific date. Okay. Na lang din to for the safety. Just in case may mangyari, wag naman sana may mangyari. Pero ito rin yung importante tip na mabibigay. Yung third tip is make digital copies of your passport or IDs. Since ngayon, madali na mag-keep ng digital copies or ng copies ng passport natin. Pwede din naman na naka-print na lang. Tapos ilagay natin siya dun sa luggage or dun sa isang bag na dinadala natin. Nakatago lang siya doon or in,
kahit iwan nyo lang siya sa hotel or sa Airbnb na pagsayahan nyo, make sure lang na medyo safe siya doon sa kinalalagyan niya. Kahit yung copy lang. Tapos, secure a digital copy of your IDs or passport sa phone nyo. Just in case lang din mawala yung mga IDs. Para lang merong proof of identification in case na need nila. Fourth tip is to occasionally post sa social media. So, ito, medyo nakakatawa tong tip na to, pero effective to. Para lang din alam ng mga tao kung nasan ka at a certain time. Ayan. So, for me, dual purpose yung pagpo-post ko sa social media. So, first is to document my travel. So, syempre, gusto natin i-document yung travel natin and yung mga places na napuntahan natin. So, second is just to let others know kung nasan ka at a specific time. Just in case, need lang din ng details for that. Mas okay yun. And second is just to update your family yung whereabouts nyo para makampante din sila and let them know that you're safe and you're enjoying your travel. So yung fifth tip is to bring a book, download a podcast, or download shows in your streaming applications. Okay, so itong tip na to, nakakatulong to sa mga waiting time or sa mga downtime when it comes to our travels. So, di ba minsan kapag nasa travel tours tayo or nagta-travel tayo, may mga transfers yan. So, minsan 1 hour or 2 hours or even more than that kung malayo yung location na next mo, may mga hours na wala ka namang gagawin. So, okay na magdala ka na lang ng libro para makapagbasa ka or listen to podcast or watch your shows to catch up on them. Magandang way din to learn during while traveling and to just keep yourself busy or keep yourself entertained during those downtimes or waiting times sa mga travels natin. Sixth tip is to join travel group tours. Okay, so sa tip na to, dalawa din yung magiging benefit natin dito. Firstly, is save money. So, imbis na, syempre, di ba pag mag-isa ka lang, mataas yung expense kapag ikaw lang yung magde-DIY. Kunyari, kung mag-rent ka ng car, ikaw lang mag-isa, so mas mahal siya. Or, kapag mag-travel ka from one place to another, mahal din siya, lalo na kapag malalayo yung distances. Minsan, kailangan mo ng taxi or kailangan mong mag-rent ng van or ganun. Mahal siya. So, mas okay din na, lalo na pag hindi mo alam yung lugar, mas okay na merong magturo sa'yo. Kasi madalas yung mga travel tour groups, meron niyang mga tour guide. So, sila yung makakapagbigay sa atin ng information about dun sa place na explore natin. So, ayun, actually, marami akong natutunan dun sa mga tour groups na sinalihan ko before. Kasi nga, yung mga travel guides, matagal na nilang work yun. So, since nagsistay sila dun sa lugar na yun, every year or every time may mga new information, sila yung updated. So, nakakapagbigay sila sa atin ng updated information when it comes to that. The second benefit naman dito is you can make friends. So, madaming instances na since ako lang mag-isa, may mga kasama ko sa tour groups na solo travelers lang din. Ang ginagawa ko minsan, sa kanila ako nagpapapicture or nag-offer ako na picturean ko sila sa isang place. Unique yun, yung making friends sa mga kapwa nyo, solo travelers din. Pwede kasing hingan nyo sila ng favor na sila yung kumuha ng pictures sa inyo sa isang place. Or magandang way din yun to get to know other people from other background. Actually, yun yung purpose ko ng pag-travel is to know other people. Or kasi doon, yun kasi yung way of life ko, actually, is to learn from the experiences of others. Kapag usap ka sa kanila or kapag nakapag-converse ka sa kanila, malalaman mo yung mga experiences nila or malalaman mo kung saan natin sila nag-travel. And then, from there, makakakuha ka na rin ng tips yung kagaya sa tip number one. Kapag nag-usap kayo, kasi pag nasa travel group, madalas ang topic nyo dyan is traveling. So, makakapagbigay din sila ng recommendations sa inyo. Kunyari, may na-try na silang food sa ganitong place. Tas okay siya. Okay yun. And then, you can try it as well. So, yung mga ganong benefits na makukuha natin when it comes to making friends sa travel group.
So, yung last and yung pinaka-important tip of all is be selfish and enjoy. So, ano yung meaning ng be selfish and enjoy? Since ikaw lang naman mag-isa sa travel, wala kang iintindihin. Kunyari, kung gusto mong gumising na late kasi nag-stay up late ka, or gusto mong gumising na maaga kasi meron kang tour na pupuntahan or meron kang lugar na pupuntahan na ganitong kaaga na para medyo konti yung tao, yun, maganda siya. Actually, yun yung isa sa mga magandang benefit kapag nagtra-travel alone kay. Wala kang masyadong iintindihin, hindi ka mahihiya, or hindi kayo mag-iintayan, or kung meron kang gustong itry na pagkain, matatry mo siya kasi ikaw lang naman eh, hindi mo na kailangan i-check sa mga kasama mo kung gusto nilang kumain sa ganitong place, or kung meron kang gustong puntahan, kunyari mahilig ka sa museums, tapos yung mga kasama mo hindi naman sila mahilig sa museums. May mga kanya-kanya kasi tayong interest. So kapag mag-isa ka lang, okay siya. You can do whatever you want and makakapag-enjoy ka talaga sa travel mo. So I think that's it for today's video. Sana may natutunan kayo sa tips and tricks na binigay ko when traveling alone. Sa future videos, magkikwento ko yung mga travels na ginawa ko last year or this year, yung iba kong travels na nagawa before pa nung lockdown, kasi may travel pa ako na nagawa before nag-lockdown. So, magbibigay ako ng mga activities or ng expenses or breakdown kung magkano yung magagastos sa travel across Europe. So, mostly Europe kasi yung napuntahan ko last year and yung stay ko dito sa UK. So, I hope now when all this is over and makabalik na tayo sa normal and maka-travel na tayo, i-apply natin tong tips na to. And kapag meron kayong suggestions or questions, just let me know in the comments down below. So, yun lang po mga tita. Ingat po tayo and have a nice day! Bye!